Welcome back to this channel where we do product photography, photography tutorials, at marami pang iba. So today, ang isushoot natin ay ang memory. Spare memory ko to guys. So, bibenta ko na siya kaya isushoot ko siya. Spare memory ng computer o tinatawag nilang RAM. Memory or RAM. So, isa pa is itatackle natin is yung RA 7394 or Consumer Act of the Philippines. So, specifically doon yung minimension, yung false representation. So guys, isa ito sa mga reason kung bakit kailangan nyo ng product photographer sa mga products nyo. And speaking of product photographer, magkakaroon tayo ng raffles sa channel na to. Mamimili tayo ng 5 business owners or starting business na tutulungan natin. Bibigyan natin sila ng libreng product photography or food photography or anumang photography na kailangan nila sa business nila. Kung gusto nila i-post sa Shopee, Lazada or FB marketing yung mga pictures nila. So stay tuned guys, i-announce natin yung mechanics at the end of this vlog. So let's get back kung ano nga ba yung RA 7394 or Consumer Act of the Philippines. Specifically yung false representation. Marami kasing online seller, hindi nila pinipicturan yung product nila. Or, kumukuha na lang sila ng picture sa internet to represent their product. So, pag dumadating na sa client or sa customer nila, is ang nagiging, nagkakaroon ka ng bad rating. Pag bad rating yung shop mo sa Lazada or Shopee, is possible, hindi ka nabibilhan ng tao kasi rating based na siya. For example, mababa yung rating mo. Hindi ka na mahihirapan ka mag-accumulate ng customers kasi nga magtataka sila bakit ang baba ng ratings mo. So, basically, ang setup natin is itong light natin. Naka 45 degrees siya sa angle. So, gusto ko kasi medyo dramatic yung exposure niya. Yung effect niya. So, shooting tayo tethered. So, yan, buksan na natin. Ating camera. Better shooting, so mag-automatic open na siya dun sa ano. So, select natin remote shooting pag nagtetethered tayo. Yan, lalabas 160 yung settings natin sa camera. F20, ISO 100, naka-RAW. So, bakit ako gumagamit nito? Para makita ko yung live shoot. Yung live shoot function nito. So, yan guys, nakita nyo. Adjust natin yung focus dito. Yan. So, yan, live shoot yan, guys. Nakikita nyo, live shoot. So, yan. Adjust natin. Nakikita natin yung focus. Gusto kasi, zoom ko. Focus ko doon sa may logo. Yan. Focus natin sa may logo. Yan. So, ganyan yung composition ko. So, primarily, ginagamit ko to yung tethered shooting para magamit ko ng live function na malaki para makapag-compose ako. Yan. Ganyan yung composition ko. So, yan. So, masaya na tayo sa composition. So, okay na. Ready na tayo mag-shoot. Nakakompose na. Naka-ice na yung ilaw natin. So, next step is, yun nga, siset na tayo ng light. So, okay na. Okay na yung tethered shooting. Nakapag-compose na tayo. So, let's shot muna ng black card natin. Napaka-importante ng black card kung nanood kayo ng previous vlogs ko kung bakit importante yon. So, tingnan natin kung black nga talaga. Yes, black na black. Walang ibang ilaw na nag-i-interfere sa product natin. So, let's start with our first light. Yan. Tingnan natin kung magdadagdag ba tayo ng ilaw. Pero sa tingin ko, one light lang gagamitin ko muna. Yan. Okay. Tingnan natin sa live shoot natin, yung ilaw. So, yun. Ganyan yung effect ng light niya. Sa tingin ko, okay na siya. Tingnan natin. Shot tayo. Tingnan natin. Oops, masyadong. So, nakita nyo guys. Masyadong nagre-reflect yung ilaw. Nakikita na mismo yung flash dun sa subject. Maganda yan, isosoften natin siya, palalambutin natin yung ilaw. So, maglalag, yan, naitaan nyo.
So nagko-compose pa lang tayo ng ilaw nito, guys. So yan, inaayos natin yung exposure natin, yung lightning natin, kung paano yung gusto natin makuha ang effect. So as of now, alam ko na kasi siya, binubuo ko na yung effect na gusto ko. Yun, so yun nga, sobrang sharp kasi nung tama ng ilaw. So direct, palalambutin natin gamit ang diffuser. So yan, i-diffuse natin. So live shoot natin para makita na yan, kung ano nga ba effect nyan. So yan, i-diffuse natin yung ilaw. Ay, paan nyo? Lumambot siya. Yan, diffuser. So, test shoot tayo. Wait na natin. Uy, ganda na effect. Nakita nyo guys, perfect na. Perfect na para sa akin to. Pag nagpo-post kayo online is, kung lalo na kung maraming colors, pinipilit natin na biging accurate yung color. Isa sa mga proseso ng mga product photographer at food photographer is gumagamit kami ng gray card. Ito, nakita nyo pa to kanina ko pahawak. Gumagamit kami ng gray card para maging color accurate siya. So, paano to ginagamit? Papakita ko sa inyo, guys. So, nakapag-compose na tayo. Isa pang silbi nito is okay na exposure natin, okay na yung composition natin, okay na yung lightning. Nilalagay natin to. Then, mag-shoot tayo. So, shoot natin. Tingnan natin. Okay, lagay pa natin uli. So, papatong ko lang siya. Ayan. So, yan guys. Nandoon na yung gray card natin. Mamaya sa Lightroom, doon natin i-base yung white balance. Papakita ko mamaya pag nag-edit tayo. So, yan. Okay na. It means na kapag gray card na tayo, i-start na ng unang shot natin na perfect. So, yan. Kasi guys, yun nga, maraming test shot kasi kinocompose nyo pa lang. Yung gray card ang nagiging marker ko na perfect ko na yung composition ko. Ready na ako mag-start ng tuloy-tuloy. Yan. So, guys, eto na. Bale, eto na yung magiging final product natin. So, yan, guys. Gusto ko ganyan siya ka-dramatic. Wala na akong ibang i-add. So, makikita niyo yung settings natin. Yun. 45 degrees naka-angle dun sa likod ng product natin. 45 degrees yung camera natin sa harap. Then, dinifuse natin yung ilaw. So, yun. Gumamit tayo ng grid yung 60 degrees. Yan. So, one light lang. So, para to sa mga one light, guys. May tatlo akong ilaw, pero mostly, sa mga shoot ko, lalo na pag food, is one light yung ginagamit natin. So, yan. So, yan na. So, pipiliin natin yung dalawang huli. Develop natin. So, di-develop ko pala muna yung isa. Yung ito yung last na may gray card. So, kukunin ko yung white balance selector, ipipili ko dun sa gray. Para sa akin kasi, ayun yung pinaka-accurate. Guys, hindi lang ito yung process ng pag-color correct. Merong nabibiling color picker nando doon, tapos sinisync siya sa Lightroom para mas accurate yun. Ayun yung pinaka-accurate na process, guys. Pero ito yung tinuturo ko, medyo budget. So, yan. Yun, nakita nyo nag-iba. Control Z natin, yan. Makikita nyo medyo nag-iba yung color nya. Yan. So, i-apply natin dyan. Sisync natin dun sa all. Yan. Sisync natin dun sa pinili nating picture. Yung white balance. Tapos, yan. Kasi yung white balance yung ano, treatment profile. Check natin. Process version. White balance. Synchronize. So, yan. Nakikita nyo, nagkaroon ng plus minus. Ibig sabihin, may adjustments na ginawa dyan sa mga picture. So, yan, guys. Ayun na yung final product natin. So, napakaganda. Diba? Napaka-basic. Zoom natin. Kita. Team group.
So yan, makikita nyo yung logo. So kitang-kita pati yung ano, ganyan yung gusto kong maging effect ng product natin. So na-achieve ko siya. So wala na akong hahanapin, wala na akong ibang i-shoot. So napalabas din natin na medyo chrome yung red. Ayos, 'di ba? So sana guys may natutunan kayo. Hope you enjoy. So yan, punta na tayo dun sa announcement ng mechanics ng limang business owners na tutulungan natin for product photography services. So naarating kayo sa dulo ng vlog. So ina-announce natin yung mechanics kung ano-ano ba yung mga kategori na dapat para ma-qualify kayo. Pag napili kayo sa bibigyan natin ng libre photography services. Example dito is yung mga business owner na may products, food owners na kailangan ng food photography, food menu, yon ganon. So, sagot na namin ang picture taking nan. So, example, yung gusto mo mo i-post yung mga products mo sa Lazada or Shopee, kami na bahala mag-picture na libre. So, yan, tutulungan namin. Kasi, ramdam ko ngayon, pandemic, starting business ka. So, masakit para sa bulsa natin na magbabayad ka pa ng product photographer o food photographer para sa business mo. So, ngayon, pipili tayo ng lima na tutulungan natin, mga business owners. So, ano-ano nga ba yung mga mechanics? Ano ba yung... So, para ma-qualify ka. Unang-una is, kailangan ikaw mismo yung owner ng business, product mo mismo, yung pipicturean natin, hindi yung product na ibang company, kasi baka pwede tayong makasuhan dyan. And, pangalawa, is within Manila ka lang. Binondo or Tondo. Kasi priority ko yun, para malapit sa studio ko, hindi ako mahirapan mag-travel ng studio ko or dito na mismo sa studio ko i-shoot. And dapat papayag kayo, i-content natin sa vlog ko, ituturo natin kung paano i-shoot yung mga product nyo. Dagdag advertisement din naman yun pag pumayag kayo. And pangatlo is dapat na-subscribe kayo dito sa YouTube channel ko. At pang-apat, i-message nyo ako dito sa FB page ko. So, pinili kong i-message nyo ako sa FB page ko para madaling ma-communicate. Then, doon ko pipiliin yung isasama ko sa raffle. So, pag message nyo ako, una ilalagay nyo kung ano yung business nyo, kung ano yung mga product nyo, and bakit kayo naghahanap ng product photographer na bakit kailangan nyo, and saan nyo ba gagamitin yung mga images. So, usually yung pipiliin kasi namin, gagamitin sa Lazada, Shopee, Facebook marketing, Instagram, yun, basta on internet. Primarily, tutulungan namin mga business na yan, ganyan. So, yun, ulitin natin, kailangan ikaw yung owner ng business. Pangalawa, is within Tondo or Binondo ka lang, dito sa Manila. Pangatlo is, yun nga, nakasubscribe ka dito sa YouTube channel ko. Pang-apat, i-message nyo ako sa FB page ko na to para mapili ko kayo. And ano yung reason nyo kung bakit kailangan nyo ng product photographer, food photographer. So guys, maraming salamat. Stay safe. We heal as one. Thank you.